natin dito. Isa sa mga combo in the recent patch na hindi mapaghiwalay. If you pick Magnus, make sure you pick PA, you pick Juggernaut, you pick someone na may same kalibre na dalawang heroes na tapos Grimstroke, yung magiging third pick ng VG Gaming. Just to complement that Terrorblade. Si Rain at si Calbs yung magkakast ng TNC. So, sabi nila, pag kumain, bumili na lang daw ng pagkain sa labas ng arena or magpa-deliver na lang. Kasi, yun nga, marami nagkakasakit. Yung Team Secret, sabi ni Cyborg Matt, nagkakasakit na rin daw. Nagsisimula na magkasakit yung mga players niya rin. Alright. So, si Shadow, nagkasakit din si Shadow. Chinese player naman yun. Pero di ko lang alam bakit siya nagkasakit. Food poisoning din yung reason. Chaos Esports Club, onto their fourth pick after winning their series. Sino ba kinalaban ng Chaos Esports? Alliance mo yung kinalaban nila? O, di ko alam, Alliance mo yung kinalaban ng Chaos Esports? I think so. But, Chaos Esports. Tingnan natin kung sino yung magiging fourth pick nila. Abangan natin dito 1 minute and 28 while waiting for Nate Binandito ng VG Gaming, Tiny, Medusa, Lich, Timbersaw, and of course yung Nature's Prophet. Chaos Esports naman, Dazzle, IO, Elder Titan. Ayun. Okay, Alliance nga. Alliance, kinalaban ng Chaos Esports. Ayan. Sinigawan ni Kuroki na bumili ng SNY, nagkasakit. Ganun daw, SNY daw eh. Ganun, oh. You pick Juggernaut, go buy SNY. Di akala niya, hindi nag-i-English si Shadow, pero Doom yung magiging fourth pick dito ng Chaos Esports. I think this might be a Doom support. Pwede rin na mag-Magnus support Doom offlane. It could go either way. Sigurado kasi Lion support na rin to para sa side ng Chaos Esports. Eh. So all they need is a mid lane hero. Paingatin si Armella teams, wag masyado kumain ng marami. No? Baka ma-food poisoning din yung dalawang yun. Alright. Fourth pick ng VG Gaming. Ang tagal naman ni Nate. Nate, magsa-start na yung game. Tuska! Tuska! Yung Tuskar. Tuskar, fourth pick para sa VG. Alright. Shoutout din Ralin din. Hindi ako solo, Paul Vincent. Hinaantay ko lang si Nate kasi ewan ko, ang lapit lang ng bahay ni Nate pero ba't siya natatagal? Ang tagal. No? We has Timber. Wala eh, ban yung Timber eh. Na-respect ban yung Timber eh. Chaos Esports, binan nila dito. OD Kungka. Ayan, from Davao, si Simon. Hello. 8:30 yung laban ng TNC. Fnatic naman, alas 6 ng gabi. So, double header yun. Fnatic versus JStorm, TNC versus Liquid. Mm-hmm. So, last ban dito ng Chaos Esports. Sino kaya to last ban nila? I mean, VG Gaming, kailangan din nila dito ng pang mid. Ay, Ori. Mid ni Ori. Ayun, Huskar. Binandito ng Chaos Esports yung Huskar. Yan na, taga lang. Inaantay natin eh. Late! Para tingnan, na-late ako nagising, ulul. Late daw nagising si Nate. Alam na ibig sabihin yan eh. Ayan o, uy, Calbs! Shoutout nga pala dyan kay Calbs na nagka-cast din. Ito mo nagka-cast to si Calbs. Uy, Calbs! Nakikipag-agawan ka pa ng viewers dito ha. Sira ulo yata ito eh. 2:30,
Tingnan mo nga dyan kung 8.30 o 2.30 kasi 8.30 yung nakalagay kahapon eh. Check mo nga ulit dyan, Jack. Yung TNC. Kasi kagabi, yung pag-check namin kagabi, ayan o, yung TNC, check mo ano oras yan. Ayan o, 10 hours pa o. Alas 8 pa ng gabi yun. 8.30 pa ng gabi yun, 10 hours pa o. Team Liquid versus TNC. 10 hours pa. Ayan. 10 hours pa. Mamayang gabi pa yun. Magkasunod yan eh. Pasunod yan eh. Ayun, last ban Visage dito yung Vici Gaming. Last pick, Lina ni Ori. Ayan, Lina ni Ori. Habang eto naman, Chaos Esports. Last pick din nila mga boss. Chill lang kayo dyan sa mga ako na yan. Chill lang kayo dyan. Pasunod naman yan eh. Ganun naman yan. Ayan, pababa. Ayan. Food poison, hindi ko alam pero yun nga, marami na kasing nagpo-food poison. Una, si Shadow, sunod si Solo, ngayon yung ibang players din daw ng Team Secret according to Cyborg Matt, no? Ayan. Earth Spirit. Wait. Uya Earth Spirit? What? Wait. Oh. Di nga. Uy. Seryoso ba to? Wea Earth Spirit? Talang ayos yung trip nila dito ah. Yun lang. Wea Earth Spirit, ladies and gentlemen. Teka lang. Oo nga yun, no? Earth Spirit Weeha, mga kaibigan. ES Meet. Ha? Parang, pero di ko lang ma-recall kung anong tournament or kanino, sinong kalaban. Pero yun nga, Weeha Earth Spirit. Yan. Para naman dito sa side ng Vici, the usual paparazzi, si Terrorblade, Oris, kayong Lina, Fade to Scar, ganun. Alright, pero yun nga, Weeha Earth Spirit. Spirit. Ayan lang, si Nate na yan. Circo si Nate na yan eh. Labi na daw siya. Sabi niya, labi na daw siya eh. Nate! Master Nate, where you at? Ayun! Na-late ka boy! Ay, pero hindi naman late. Sakto lang naman. hindi, wag yan. Si Ryan. Ito. Vici Gaming, be like, am I a joke to you? Weeha Earth Spirit. Diyos ko po. Ano to? Mid po? Tain na. Ayos ah. Sige, ready? Right. Okay. Wala ka naman. At eto na nga mga kaibigan, wala silang plano mag-swap. So, seryoso to. Weeha Earth Spirit. Eto na nga agad. Oh, yes. I'm here. I'm sorry. Pati si Wepas na food poisoning din eh. Dami na lang food poisoning, ganyan nga eh. Yung mga recent events na nangyari sa tournament. But eto, pakilala muna natin ang heroes natin sa magkabilang team. Nandito na si Master Nate. Pakilala muna yung ating Vici Gaming. Tara nga, good morning guys. At ito, sa side ng Vici Gaming, Fade is gonna be playing that Tusk. Paparazzi naman sa kanyang TB. Young on that Tidehunter. Ori naman sa kanyang Lina. And DY on the Grimstroke. At para naman dito sa side ng Chaos Esports, King, Mr. King, King RD yata ito sa kanyang Lion, Tavo, Doom, HFN, Phantom Assassin, Weeha sa kanyang Earth Spirit, and of course, Misery naman sa kanyang Magnus. Ayun na nga. Medyo conventional naman yung draft nung sa side ng Vici Gaming para sa akin. Para sa Chaos Esports nga, ano, tingnan natin kung paano nila ilalane itong Earth Spirit na to, or kung paano sila mag-scale, especially into the mid-game. Kasi, syempre, kapag maglaro naman yung Vici Gaming for the late, medyo lugi naman ng konti yung Chaos Esports Club. Kasi kapag mid, usually, meron kang scaling na hero na pwedeng magdala, kung maga sa inyo. But I think Weeha, he's been playing Earth Spirit Core for quite a lot of the times in his pubs, and I've been seeing him na medyo
medyo magaling nga yan, no? Kasi magaling. Napag-practicean din. Oo, no? Kumbaga. So, ito yung may parang cheese strat konti nila. Tingnan natin kung mag-workout sa kanila. Best of 3 nga ba naman. So, we'll see kung may magandang effect nga ba to dito for Chaos Esports Club. But Phantom Assassin plus Magnus naman sa kanila. So, try lane yung, magta-try lane yung Vici Gaming sa may top. And iiwanan nila dito si Yang on the bottom lane. Siya sacrifice nila dito. Against yung Lion, pati yung PA. So, Earth Spirit and Lina on the mid lane. Grabe ng early yan na dito. Oh, Fate, grabe naman to. Mukhang na-skewer ata to. Oh, hindi. Oh, na-skewer. Skewer nga. Oh, nga. Skewer ang inuna. Gulat ako kasi may mga puno kasing na ano din eh. So, early start for Chaos Esports Club dito. At ito naman sa may bottom lane, kumalahati agad dito yung buhay ng Tidehunter. Kailangan niya rin mag-ingat dito ah, kasi kapag masyado siyang nag-overcommit, hindi siya kumuha ng Kraken Shell eh. Anchor Smash yung inuna niya eh. Anchor Smash. So yung tankiness na mapro-provide niya, di pa natin makikita. Wala pa. So, dapat nga may onting boost sila dito sa top 4 Vici Gaming kasi tag team kama naman din. Pero skewer nga lang. I guess positioning wise. Inuna nila yung Toscar. Dito naman sa mid, yan, Ori, magiging mas konting favorable yung matchup sa kanya. Especially in the later stages of the early game. Siguro mga level 5, level 4, ganun. Mahihirapan na tong Earth Spirit na itong mag-lane. Pero, makikita naman natin, Earth Spirit usually nagana yan, nag-roam yan. No? As a support, pero as a mid. Ewan pa sa mid, tingnan lang natin mamaya. I mean, paano niya gagamitin itong mid lane na Earth Spirit. But so far, so good sa magkabilang team. Okay naman yung CS, hindi naman nagkakalayo, wala namang nabi-behind. Siguro yung ano lang, yung Doom lang para sa akin. One CS pa lang siya. Pero at least sa kanya, may pang-catch up naman siya yung Devar. So, kung pangit nga ba naman ng early niya, ayun, getting that last hit. Importante din kasi yung range screen. Ayan na naman, tag team sila dito mga kaibigan, but the skewer there para mapalayo lang. Kasi di enough para iligtas dito si Tabo. Nasa isip ko, baka ma-force nga itong Chaos Esports Club na i-jungle na lang yung Doom nila. Tapos Doom. Iwan na lang si Misery dito mag-isa. Kasi mahirapan kayo eh. I mean, it's going to be hard for Misery kasi isa pa support siya na Magnus. Tatlo rin yung kaharap niya doon. Di naman ganun ka-tanky si Magnus eh. Skewer lang yung pang-save niya sa sarili niya. Ito na nga, mag-go na naman. Tavo! Hindi ka pwede mag-lane dito eh. Tag team. Ang sakit eh. Wala pang illusions yun ah. Wala na ng tulong ng tag team. Try lane nga ba naman din. Di ba alam kong dual lane medyo. At least yung harass, ganun. Hindi nga lang mamatay most likely. Pero dito, makikita mo, twice in a row, patay na nga tong Doom na to. Napatawa na lang siya. Pero yan. Yang naman dito sa baba. Hindi katulad nung sa top. Spike. Okay din siya dito. Pero, I mean, nakakapag-farm naman siya. Di tulad kung yung parang meetin mo naman na yung Doom parang pang-support yung CS ng Doom. Yun nga eh. Hindi siya nakakalapit. Wala. Hindi ka talaga makakalapit dito. Kasi, ano eh. Trialing nga ba naman din yan. Grabe to. Ginugo nila dito yung Tidehunter. Oh. Gigil na gigil yata sila. Alam din kasi nila kasi. Eh. Alam din kasi nila nahihirapan yung top lane eh. Kailangan mapunta yung nag-TP lang para lang makapag-salve. So, masasabi natin usually sinasacrifice yung ganito. Pero may konting importance na binibigay dito for Young. At syempre ayaw mo naman mag-fall behind sa Tidehunter. Medyo pangit mag-play from behind eh. So, kung kampante na kumbaga yung Vici Gaming dito sa top na sige, iwan na natin yung dalawa. That's going to be a problem. Kasi kapag alam, pag iniwan na ng support yung ka-lane mo, ibig sabihin nun, you failed as an offlane. Yep, definitely. Ganyan yung minsan napapansin ko eh, like, uy, iniwan na yung carry, Diyos ko po. Ibig sabihin nun, may farm na siya na kayang isustain yung sarili niya sa lane. Kaya yung pinaka-iiwasan nyo kapag offlane ka. Uy, hati ito. Nakasalalay talaga dito sa mid lane, sa mid game yung
Chaos Esports Club. But then again, meron naman yung silang PA. Nakita ko nga ba naman yung Nisha Rampage? Nisha Rampage. Kaya PA. Secret. Sabi ko, yun, parang GG na yata. Triple, triple Rampage. Diba? Dalawa na nga lang sila nun, no? Mm. May kakampi lang siyang isa, nakalimutan ko lang sino. Pero, Andaya talaga nung yung miss, yung kan, oo. Evasion. Grabe. It's parang dinerecho na lang nila, tapos nag-call na ng GG, no? Call na ng GG. Sino nga ba naman magiging masaya na makakita ng ganun? Kung munti ka ng ilang beses na munti ka mamatay, oo. Pero di pa rin talaga, kumakapit pa rin talaga. Pero yan, nag-scan yung Dar dito sa mid lane, nakita nila. Or at least alam nila na dyan si Fade. So Misery, maglalapag ng ward, naka-invy rune siya. Susubukan pa nila to? Ayan na, pinasok na. Here comes Misery. Oops, with the shockwave. Pero tingnan natin kung makakapatay sila. Grimstroke will try to help him out. Inkswell, tag team. Di siya nahuli. Buti nakapag-skewer out siya dun sa ice shards. Plano nila dun. I-go si Ori na mas-skewer back siya. Kaso hindi nga nagawa. Medyo hindi na-execute yung ginawa yung gusto nilang mangyari. Si Misery dito, kita siya. Strike array, hindi tatama. Kita siya ng ward eh. Sa kabila. So far, nakakapag-farm na rin ng konti dito yung Doom with 9-2. Kasi iniwan na rin yung lane sa taas eh. Pero ito, babalikan na nga nila. Sabi nila, hindi pwedeng matagal kami. Hindi pwedeng mag-farm yung Doom. Hindi pwedeng... Oy! Muntik na yun. Ayun nga. Ayun sabi, hindi pwedeng matagal. Hindi pwedeng matagal. Ito yung early food nila para kay Terrorblade eh. Makakapag-scale talin ng konti itong... Terrorblade na to going to the mid game. Yung mid lane natin medyo passive, break even yung lane, top lane went in favor of Vici Gaming. Yung bottom lane, di rin natin masasabi na Chaos Esports yung nanalo sa bottom lane. Feeling ko rin, halos pantay break lang, even lang din eh. Kung may panalo man na lane dito, yung top lane sa Vici Gaming. For sure. Ayan. Dito. Iniisip ko kung... Kasi yung win condition ng Chaos Esports Club dito, syempre all-in ka na dito sa PA. Kung mag-pick ka man ng medyo onting greedy na mid, masasabi natin na yun yung pwede nilang kailangan patabayin yung dalawa. Inkswell na naman siya dito. Tavo, ang sakit nung tag team. Here comes the Ice Shards. Maliligtas ba nila si Tavo? TP pwede. Agad. Si Wiha with a rolling boulder in. Eto pa yung slow. Naku, nahuli pa dito. Ayan na. Masakit to. Diyos ko po, yung Grimstroke. Magnetize ginamit din pero mamamatay si Grimstroke. At least may onting rotation si Wiha doon. Makakapatay siya. Yun nga lang naiiwan itong mid lane na to. Para kay Ori. Okay. So kung malahalos kalahatin yung buhay niya. Sawa na ata sa bot. Tidehunter, iniwan nila doon. Mahirap. Iniwan nila yung Tidehunter. Ayan, babalik na lang sila. Hindi ko sure kung ano yung binalak nilang gawin doon. Baka gusto nilang kunin yung Lina? Ang nasa isip ko, baka ilipat na nila si PA doon sa mid eh. Kaso hindi, nahihirapan ka din doon eh. Hindi rin siya mas madali na lane kumaga versus sa Tidehunter. Halos same lang. Pero eto, si Tavo. Ayan o, Ice Shard, Snowball, Light Strike Array. Ay, walang Ice Shards, Laguna Blade binigay. Hindi nga in Ice Shards eh. Alam nilang mahuhuli at mahuhuli nila usually mag-Ice Shards and then Light Strike Array, Snowball, ganun. Yeah. Madali lang dun na combo for Vici Gaming dito at mukhang gusto na nila mag-push dito. Lalo na pag yung tinamaan mong hero hindi mobile, bad time. Yung walang blink or yung walang skewer. Walang pang-out talaga. Pero ito, titipi pa rin si Tabo dito. Sobrang persistent niya sa top lane. Like he died three times dun sa top. Ano din kasi, usually kasi makikita mo dyan, sabihin nila, screw it, mag-ano na lang ako, mag-jungle na lang ako, diba? Pero, Inkswell, pero walang follow-up dito, coming from, yung PA ang ginogo. Oop, bleak out. Breaking ankles. At makukuha yata nila yung Torre. Skewer out na rin dito si Misery. Chaos Esports, medyo dito nakikita na ng Vici Gaming yung loophole. Ano yun? Hindi siya loophole, pero yung opening nila. Yung opening nila. Like, weak link yung Doom, go natin yung Doom. As long as hindi pa siya nakakuha ng ulti, we're good. Yep. At
yun nga, nakita nga natin, usually, mag-retreat na lang yung Doom puntang jungle, diba? Pero ayaw kasi nila ibigay yung tower na yun eh. Ah, so ito. Snowball, Diyos ko, Lion! Oop! Oh, he's dead. Ice shards na naman. Wait lang, one more hit! Where's the gush, boy? May stun. Ay, naku po! Nagkamali siya ng pasok! Madung! Nagkamali siya ng pasok! Pero tangi yes, a ravage. Ito, parang gusto niya ligtas sarili niya. Pero tingnan mo, oh, the snowball save is there. Wait lang, here comes Grimstroke, mga kaibigan. Maliligtas pa siya. Hindi siya maka... Ayan, wala na siyang doom. Ravage. Wala na siyang doom. Inkswell, tumama pa, Diyos kong. Wow, the ravage! Hitting 2. And now Chaos Esports will lose the doom. What a turnaround. Nakakailang snowball save na tayo nakikita sa tournament oh, na to. Oh, the snowball. No? Kahapon pa, nung Lunes mo yung snowball kaya, na yan. Bad trip. Lagi na mabad trip ka sa snowball eh. Buhay na naman. Pero yun na nga, Ravage committed para doon. Doom is gonna die once again. And a tower para dito sa side ng Vici. Makukuha nila yung tier 1. Pero wait, Ori, Gino, PA. Oh, snowball save! Ah, oh there my we God, go! No again way. With a snowball save. Pero Lina na Hex. And Ori. Mamamatay din na doon. Wala din kasi siyang magagamitan na snowball out sa ibang lugar. Oo, sa ibang lugar. Wala rin... wala kahit sino. Yung Tome, ibibigay nila doon kay Magnus para sa mas mabilis na level 6. They need the RP as well. Kasi siya din yung nahihirapan eh. Yung Lion, may level 6 na eh. May finger na siya eh. So, makikita mo nga lang na Chaos Esports Club, they wanted this to be their niche. They wanted to be the ones who played early na sila yung mag-snowball kung magkakaso. Sila yung mag-control pero mukhang hindi yun yung nangyayari dito eh. Yun, net worth. Terrorblade and Lina. Sila yung nagpo-pull ahead dito. Ang wish mo na lang na hindi maaga yung mga BKB na itong Vici Gaming na to eh. Kasi sobrang magic based kang ano eh sa Earth Esports. Spirit eh, no? So Yule's gonna be up for the Lina now. Task naman. Wala, chill lang siya. Vlad's yung PA. Okay. Pang ano lang. PA. Pang ano lang ng early talaga. So, para as in, makapag-flash farm siya. May Magnus naman sila. Later on, wag lang siya lumabas sa mapa. Tuloy-tuloy niya lang ginagawa hanggat di siya nasa scout. Pero ito, naka-smoke. Vici game, man. Pero, oh no! Kakasabi ko lang na hindi siya mahuli. Wag siyang hulihin eh. Ano ba naman yan? Xwell is there. Blink. Wait lang, may nilaguna blade tayo doon mga kaibigan. And out D. Mawawala sa kabiasnan. Yung Lion yung ginaw doon sa mid. Matatamaan ayun, siya. Tataman pa. RP. Ito pa ngayon, oh. Skewer mo na sa may kasama. Hindi na kailangan. Light Strike Ray will hit the PA. And there goes the Doom. Ako, pinagtulungan pa nila to. Grabe naman. At Ori. Si HFN. Hindi ata mamamatay dito. Yung casualty. HFN. Ice Shards is there. Si Weeha gusto niyang isa. Tutulungan niya. Gusto niya mag-blink. Oh, there we go. Nakapag-blink nga. Pero yung Terror Blade damage, will it be enough? Magnetize, ginamit nila dito. HFN is still alive. Snowball. Papunta dito kay Weeha. Alay na lang si Weeha. Para di mamatay yung PA. Grabe to ah. Mukhang Rosha ata yung gusto ng Vici Gaming dito eh. Ang daming kinumit din kasi dun kay Chaos Esports Club eh. Yung Doom, yung RP, patay din yung ES mo. Di siya naka-ravage. Di naka-ravage dito kasi inuna din siya nung Doom eh. Ang ganda rin ng vision dito ng Vici Gaming. May ward sila dun eh. Kaso parang si Tavo. Naku, hindi yata alam. Wait, what? Hindi alam. Ayan. Pinasok na. Uy! Naku! Maling liga yata pinasukan mo. Uy. Here comes the Finger of Death and the Ravage! Pulled off dito! Oh, si Ori. Diyos ko po! Ori will take the Aegis of the Immortal and now Weeha will be taken out the side ng Chaos Esports. They're not yet uy, done. Nastuck sila! But they're red! Kulahan sila! Misery is out! Two heroes down sa side ng Chaos Esports. Buhay ba si HFN nun? Getting chased down pero I think hindi siya kita. Naka-imbi siya eh. Oo. Si Tavo na lang ata na naman yung mamamatay dito. Tavo na naman yung ally. Okay. And that's going to be 3-0 trade. Oo. Pulahan na lahat doon. Wala silang cleanup crew. Sobrang tagal na naman na nandun sa baba yung Aegis. Yung parang mga 5 seconds. Kasi usually,
click na lang kagad. Click na lang agad dapat. Kasi, pero medyo risky din yung ginawa nung Doom dun. Oo. Na pumasok siya. Ewan ko kung it's all part of the plan o talagang hindi niya alam na may tao dun sa loob. Tingin ko parang check niya lang. Check niya lang. Wala ka rin ibang way na pang check. Wala kang Beastmaster Hawk. Wala kang ganun. Pero ito na nga. Uwiha. Papasok kay Paparazzi. Paparazzi. Grimstroke with Inkswell. Galing dito sa likod. Ako, nag-backfire ata ito. Ah, yung... Uy! Yung sakto yung silence. Patay. Oh, he's dead. Ang hirap din eh. Ay, no light strike. Mapapahay na Laguna Blade. Ay, na Hex. Yun lang. Pa-op. Ay, surprise! Kinat-off siya. Inikot siya dun eh. May umiikot na Terror Blade. At 12-5, 6K net worth lead for VG Gaming. They have the Aegis advantage. Diyos ko. PA, gising sa side ng Chaos Esports. Kaso ito na nga, gising baka papatulugin na nga. Ball, ayan na yung Yules. Light Strike Array, tatama din. Mapapatay ba nila yung PA? And yes, they will pull it off. HFN will die. Tavo, takbo. Uy, hindi niya na hinabol. Miss yung Stroke of Fate. Pero ito medyo... Not sure kung maabot na yung medyo mataba na yung PA dito eh. Kasi nag-all-in din siya sa Vlads, ganun. Kaso... The problem is, kung kaya nag-Vlad siya, wala rin siya masyadong damage mapoprovide. Tsaka din wala ka ding parang BKB or what, pantulong din eh. Maraming disable yung Witchy Gaming. May Tuska, may Sunder din sa ano. Tidehunter, Ravage. Tapos kapag papasok ka, maka-core smash ka din. Pwede ka rin ma-yulsep. Ma-yulsep ng Lina. Tapos din ng Lina. Light Strike Array. Grabe din tuloy, yung magic na yun eh. Pag tinamaan ka ng Yuls, Light Strike Array, tuloy-tuloy na yung magic damage. Laguna Blade. Diyos ko. Mastan ka lang ng isa, tuloy-tuloy na yun. Pwede na. Nila sa magana. So ito, Blinak na lang, sabi niya. Ice Shards. Ayan na, Stroke of Fate gagamitin dito. And now, Doom! Tuloy-tuloy. Diba? Tuloy-tuloy! Chain, chain yung stun. Chain stun lahat. Kulang din yung tankiness ng Doom dun eh. Laban ng TNC tonight at 8:30. Mamayang maya. Double header tayo. 6 o'clock, Fnatic versus JStorm. And then 8:30, TNC versus Liquid. Bagsak rin yung Tore. Bumabagsak. Eto, pansin mo, wala pang Tore na nakukuha yung Chaos Esports. Try na nga nila sa top. Eh. Kasi so far, yung lineup kasi nila medyo mala teamfight kasi wala silang pang right click na daga ng Tore na solid. Kasi unless sa side ng VG, meron silang Taida, meron silang Terror Blade, meron silang Lina. So, yun nga, dalawa yung medyo greedy or... pwede mag-scale na hero sa side ng Witchy Gaming, sa side naman ng Chaos, a little bit all-in naman sa lead dito kay PA. Naghihintay lang yung Witchy Gaming dito. Hindi ko sure kung na-scout yung smoke. May nila Desolator dito na yung PA. At least may damage na rin siya na pwede mabigay. Pero may time ka bang mang-burst ng tao doon? Kapag maganda yung RP mo, may possibility. May chance, oo. Then, haluan mo ng magnetize, ganun. Tapos madoom mo yung tamang target, may follow-up ng Lion. Pwedeng-pwede nga ba naman? Madoom mo. Siguro yung Tidehunter yung idoom mo. Kasi kahit nakapag-ravage ka, kahit nakapag-magnetize, ay nakapag-RP ka, tsaka nakapag-magnetize, if the Ravage is online, pwede kayo counter, pwede kayo makounter ng Ravage. Pero tingin ko kasi, ang kailangan gawin ng Chaos Esports Club dito, i-ignore lang yung Tidehunter. Pwedeng i-doom, no? Para wala silang pang-counter na Ravage. So pwedeng-pwede yun. I-ravage nga na lang, pero hindi nila yung i-burst yun. Kasi hintayin nyo na lang na mawala lang yung Doom. And within that duration of the Doom, patayin nyo na lang yung the rest of Witchy Gaming. Yun yung pwede na lang gawin kaso ito. Inkswell, Snowball, Diyos ko, Rolling Boulder out, palabas. Naku, sinipa! Ano nga, Doom! Sinipa! And here comes the Soulbind, mga kaibigan! Wala nga lang follow-up yung Soulbind! Walang follow-up yung Soulbind! Walang Laguna Blade na lumabas! Yun nga, so sinabi ko kanina, kailangan nilang gamitin yung duration na ng Doom na pwede nilang mag-go. Nagamit nila yung Doom, pero yun isa lang yung nakuha. Pang disengage kasi ng Soulbind noon. Kaya hindi na nakapag-go tuloy yung Chaos Esports Club or medyo natakot din silang gumaw. Kasi kapag hindi na Doom yung Tidehunter, most probably, after nung Soulbind, Ravage, Laguna Blade, and everything else. Yeah.
So, pang-delay naman yung ginawa ng KOC Sports Club doon, which is okay din for them, pero the game is still slowly going the way of Vici Gaming. Objectives for KOC Sports, wala pa so far. Hmm. Ang go time mamaya ng Vici Gaming, mag-rush muna sila bago mag-go. Kaso kita, itong si King R. Ayun na nga. Malas mo. Ayun. Kila, ayun na. Malas niya. Kaso Blink. Oh no. Alay. Totong decoy lang ba yun? Uy, oh, rolling nakuha po niya. Bang, bang, bang. Tatlo yun eh. May tatlo pa palang tatlo sumusunod yun na right click. Oh, na right click eh. Hindi niya namalayan eh. Kaya namatay din siya doon. Not a good trade-off. It's a Wiha. Para dito kay... Skadi na si Terrorblade. Ako. Ayun, yung tone binigay na rin kay Wiha eh. Kasi yung game plan nila, hindi ganito ka-behind sana si Wiha. Ayaw niya ng ganun. So, sa kanya na ibibigay. So, yung importante namang nabigyan na ng level 6 is yun nga, yung Magnus tsaka yung Lion, meron na sila. So, si Wiha na lang kailangan nilang bigyan ng early online. Mm-hmm. Kasi level yun 12 pala dito yung Earth Spirit eh. Mm. Two levels in front of a Doom na sobrang pangit yung early, di ba? So, kasi mga support mo pa, level 10 din parehas. Side naman ng Vici eh. Paprats as well as Ori, level 14 na sila. Yan na. Hindi na pa invi-invi na lang muna dito with the Shadow Blade for TP. Out! Walang pang-cancel ng TP. Layo din kasi ng isang tropa eh. Layo niya eh. Pwede sana dati kung may stun pa yung Sunder, kaso wala na, tinanggal na. Hmm. Pero ito, suspotted na yung ward niya. Map si control ng Chaos Esports. Di na, oh, wala na malabas, wala nang, di na makakalabas eh. Wala na silang mapuntaan. Oh, the smoke sa kanila. Ayaw na maghintay na. Unahan na yata nila ito. It's go time daw mga boys. Ikot-ikot. Terrorblade na sa may gitna lang ha. Tidehunter. Uy, yung Tidehunter yung una nakita. Damay-damay na daw yan. Pero i-burst ba nila? O ayaw? Ayaw nila. Takot din siguro sa Task Snowball Save. Nakakabwisit nga mo naman din yan. Ang bilis lang ng Roshan, no? Alam ng Vici, oh, ayan, oh, tumambay na sila dahil sa Rosh Pit. Yan alam lang. Nilang sobrang bilis lang, hindi, parang di naman nila inisip na baka 4 minutes yan or something. Alam na sila na sobrang lapit nila eh. Doon lang sa area na yan sila maglalaro. Gusto na lang i-push yung top tsaka yung mid eh. Para lang kapag mag-rush, na naka-push yung mga creeps. Mga creeps. So alam nila kung lalabas yung Chaos Esports Club. Nagtatrabaho din dito yung Lion. Napatipi muna yung Lina. So ito, Vici Gaming making the moves. Out na dito. Oh no, yung Magnus! Alay na lang. Pero plan ba yun? I mean, I don't know kung plano nila yun para i-force na mag-TP yung mga heroes ng Vici. Pwede. To buy them time. Makapag-buy time dun sa PA na pumunta dun sa may top lane. Pwedeng ganun. Kasi nabigyan din ng onting space yung PA na mag-farm yung na-push in na lane dun sa top. Sa mid din, mapupush din niya tuloy. So, it brings him closer to the next item, which is probably BKB. Yan, kailangan niya talaga ng BKB, pero online, Aegis and Cheese. Kapag matagal hindi magpakita yung Vici dito, alam na ng Chaos. Kaso, aabot nga ba sila? Hindi ko yun, okay na, nag-scan na yung Dire. Alam na nila, pero wala sila magagawa. Push out na lang. Bigay na lang nila, oo. Bilis. Aegis and Cheese going the way of Vici Gaming. Oh, smoke agad! Smoke agad sila! Gusto nila maghanap lang ano eh. Sulitin nila to. Either team fight in their favor or an objective. Oh. Pwede. Gusto nila makapitas eh. Hindi mo rin kasi medyo expected yung ganun. Kaso ito, Chaos Esports Club, their line. Spread out a bit thin. Si Lion ata. Ay, mapapatay ata yung courier. Pero at least alam nila na nandito, so baka hindi nila i-go yung courier. Hindi nila i-go yung courier. Alam nila, Lina, si naka-invy din dito mga kaibigan. Kitang-kita niya dyan si HFN. They wanted this kill. Oh, they want this. Here comes the snowball. Lifestriker, kinancel na rin dito ni King RD yung kanyang Ravage will hit! And now PA, nagaanap ng ma-blinkan. Oop! Pero patay pa rin siya. It is not good.
Misery is out. Malas. Buyback din siya dito, pero yung Lion, oh, kita, tinipihan. Grabe naman to. Hindi tumipi sila doon sa story nila. Oo. Diyan ka pala, ha? Sa shrine din. Oo. Diyos ko. Yun yung balak gawin ng Vici Gaming doon. Sabi doon, sige, smoke tayo, hanap tayo ng mga kills. Hindi lang isa yung nakuha nila, tatlo. Kasama na doon ang PA. So, go time na nila to. Kasi napop na lang yung Metamorphosis. Kailan nila yung buyback. Oo. Sulitin na lang nila. Butterfly. Bilis naman taba dito. Taba naman. Umaoy, naku, yun lang. Tatama pa yung Light Strike Array dyan, mga kaibigan. And the Soulbind is there. Diyos ko po. Patay din dito si Tabo. Inkswell, tatama dun kay Weeha. Weeha, will you survive? There goes the silence. Hindi siya makakapag-rolling boulder out. RP. And RP. RP. Binibait-bait yung RP dito, mga kaibigan. But then, Misery. Diyos ko, tinuloy mo na lang sana yung RP mo. Oh, and a godlike streak for Paparazzi. Madness with a buyback. Ang bahay nila. Diyos ko, binabasag na. Yan na. Hinintay kasi yung PA. So, ito, go nila ng counter muna to. May Aegis pa yan. Oo, lalaban yan. Papalag yan. Ayan na naman. Ako po. Napatay ni Paparazzi dito si Young. Ay, wait. Hindi pala. Si King RD pala yung napatay nila ng dalawa. Wala yun. So, ito. Milirax going their way. Weeha naman. Oh, the Thunderbolt of Magnetize will be used. And Weeha, kakabuhay niya lang. Patay na naman siya dito. And Paparazzi with a godlike streak. Lumalaban si HFN. Nakikipag-right clickan pero napablink out na lang. Walang opening na hanap si Misery. Namatay siya sa... namatay siya sa... GG. Sa illusion. Well played, mga kaibigan. At 26 minutes, Chaos Esports, hindi nila na-pull off yung gusto nilang gawin. Nope. Yung mag-i-scale sa mid-game na tulad ng sinabi mo. Wala. The Vici Gaming, alam nila, they're in their perfect shape. Hmm. Perfect form sila starting nung nagsimula yung laban. Yung pressure kasi na kay Chaos Esports Club na gawin yung early game na maganda, ganun, makapag-scale. Sila yung mag-snowball, hindi yung Vici Gaming. Pero opposite yung nangyari. Nakita mo nga, Terrorblade doon sa top lane, 10-09. Sobrang sarap ng time niya doon. Siguro pagpapahirap nila sa Doom talaga doon sa top 10. Mm. And then, now is actually not the right time para mag-try-try nung mga... Ito, yung Weeha Earth Spirit. I mean, yes, he's been using that sa pubs. Mm. Pero iba kasi yung pub at saka yung tournament talaga di ba? Oo, hindi gumana yung cheese strat, kumbaga nila. Oo, cheese strat. Kumbaga. Sabi dito ng Twitch chat, ng Facebook chat, bakit daw Magnus support? Pwede namang mag-mid na lang yung Magnus support Earth Spirit. Yung pwede mga nga. Suggestions nila. Maling pick daw. Magnus PA, oo, may synergy, merong combo. Pero yung, I mean, Vici Gaming, nasa kanila talaga lagi yung alas. Yung Doom din, hindi na pull off yung kung sino yung idu-doom niya. Hmm. Wala siya mga clutch Doom na nagagawa. Yeah, yung tankiness, hindi mo kita Yung gusto mo sa Doom, isang malaking core matanggal mo sa fight, di ba? So gusto mo sana gawin na madoom mo yung Lina or madoom mo yung Terrorblade. Yung Terrorblade, siyempre, parang hindi siya makapag-sunder at mag-go mo siya. Kaso, imbes na ganun yung plano, gumawa talaga sila na parang workaround na, oy, para makapag-clash tayo, yung Tidehunter na lang i-doom natin para natin, naman mag-go natin si Paparazzi or Ori. Pero since you use the Doom on Yang, hindi mo na madi-disable masyado yung Ori or si Paparazzi. Mm. Tapos, ang game plan talaga ni Weeha dito na is gamitin yung kanyang magic, which is kung bakit siya may Veil of Discord. Tapos, nag-blade mail din siya para kapag pasok siya, magawa niya yung kumagami maximum damage na pwede niyang gawin. Kaso, at that point, it was too much na yung Vici Gaming nakapag, yun nga, pull away from the early and into the mid-game. So, and actually, nag-search ako kagabi. Na I think so far in this tournament, apat na beses ng PA plus Magnus. Pero hindi siya yung parang big win Actually, 2-2 lang siya. So 50% win rate lang siya for this tournament. So it's good on paper. It's good on paper, pero parang hindi siya certain na hindi ibig sabihin na panalo na agad kayo. Oh. It's a good combo. Mm, pero yun nga, hindi sigurado. Walang kasiguradon yan. So yun nga mga kaibigan, Chaos Esports Club, pag natalo pa sila next game, they're out of the tournament. Yep. But Vici Gaming, pag panalo din sila dito, they will live for Wednesday tayo ngayon, Thursday. Bukas wala tayong cast kasi laro. Pahinga. So Friday. Pag nanalo yung Vici Gaming dito, pasok na sila sa main stage. Yes. Ayun.
So yung main stage on the last 3 days pa ng tournament. Friday, Saturday, Friday, Saturday, Sunday. Sunday. Ngayon, closed doors sila ngayon eh. Mm. So game number 2, huwag kayong alis dyan. Coming right up, General Tuna and Nate will be your casters for the rest of the series, mga kaibigan. And of course, mamaya, TNC and Fnatic. Doubleheader tayo, Fnatic versus J-Storm and TNC versus Team Liquid. Alas 6 at saka alas 8 ay medya yan ng gabi. So huwag kayong alis dyan. We'll be right back dito lang sa Homebox Combo.